Ikinalulungkot ko pong sabihin na out po muna si Junmar Fajardo sa first window ng Gilas dahil nagtamo po siya ng injury. Kundi ako nagkakamali, calf injury yata ang pinapagaling ngayon ni Abay. Base sa kanyang doktor, ang estimated time ng pagbabalik niya ay mga 2 linggo. Ang balitang tumakoy sa kumpirmado na ho mula sa Gilas Pilipinas official page. PJ Simon, magbabalik PBA na raw at maglalaro ng 1 taon sa Magnolia. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ayon sa isang spin writer, kumpirmado na ho na si Abay ay mawawala muna sa Gilas pero sa first window lang naman. Pati po si AJ Edu, mawawala na rin muna kaya si Japet ang pinapatraining ni Coach Tim ngayon na taasahan sa front court kasama ni Kai Soto. Huwag kayong magagalit. Pero kinakabahan ako dito sa Gilas kapag walang Junmar. Kasi ang alam ko, si Junmar ang power defense nila. Kapag wala si Abay, mahihirapan ang Gilas maliban na lang kung mas timbang ang outside shooting natin. Hindi ko sasabihin na mahina si Kai or si Japet pero ibang-ibang capacity na dala ni Abay sa Gilas kasi power defense, offense at rebound ang dala niya. Hindi ko rin po hinahype si Abay pero sa lahat ng laban na napapasabak si Abay, ganun talaga ang dala niya. Marami siyang kayang gawin kahit sabihin natin na hindi pang international ang galawan niya sa court. Kung ang shooting ng Gilas hindi maalat at maayos ang depensa ni Kai Soto at Japet, mukhang may laban tayo. Pero sa pagkakataon to na heavy guts ang kalaban natin sa Paris, sana nga aasahan natin si Coach Tim dito kung paano niya mapapalaban ang Gilas sa first window. Mabuti na lang din at hindi malala ang injury ni Abay kasi 2 linggo lang naman siyang mawawala. Gaya ng sabi ng Gilas ngayon, mas malakas daw ang lineup nila kumpara dati. Hindi pang Asian level ang dating nila ngayon. Si Scotty ang mapapasabak sa rebounds, si KQ of Tana Malonzo support ng mga wing, si Japet Kai Soto sa depensa, si JB nang bahalang maglinis ng lahat ng opensa. Pero tandaan na si JB na mismong may sabi, medyo may edad na siya kaya hindi na siya masyadong makakasabay pero dahil nakapagpahinga siya na matagal kaya may extra lakas po si JB ngayon. At dahil nga nakabalik na si JB, sigurado ako na ang daming mag-aabang niyan. Mas may papakita pa ni JB yung uhaw niya sa paglalaro. Aware din po si Coach Tim na pinag-aaralan din tayo ng mga opponents natin, especially na may weakness tayo konti sa height. Kaya kung napapansin nyo, manggagaya daw tayo sa sistema na pinapatakbo ng Iran. Mabilis pero madiin ang opensa. Yun bang may konting kabilisan kahit mas marami ang pagdadaanan ng bola? Yung base nga sa highlights ng kanilang practice, mas malawak ang ikutan pero dapat hindi mabagal. Kaya sabi ni Dwight, bago daw to pero mas detalyado. Ano kayang inihanda ni Coach Tim para sa kanila? Tara, next update tayo. May narinig akong balita na magbabalik na daw si PJ Simon sa Magnolia. Bali parang nainganyo ata si PJ kay James Yap na kahit 41 na maglalaro pa ng 1 taon sa Blackwater. Oo nga naman, kasi si Yap pinag-aagawan pa. May isang bilig team pa nga nagka-interes sa kanya. Grabe si Mano. Kung babalik nga si PJ sa Magnolia, mukhang aprobado naman to ni Boss pero hindi para maging player, kundi maging mentor lang. Ibang klase ng experience na may tuturo niya sa Mags lalo na maraming mukha ang Magnolia na nadagdag ngayon. Kung palalaruin man si Simon, pero 1 conference din lang kasi may edad na rin. Napansin ko rin na mas mabilis nag-slowdown si Simon kaysa kay Yap. Kung sa bagay, kung ako sa Magnolia, pwede naman nilang kunin si Simon at si Ping para turuan ng mga players na bago. Malaking epekto to. Mukhang kaya pa nga ni Ping maglaro para sa kanila. Alam nyo ba nung natalo Magnolia, agad nilang hinahanap yung mga players na gaya daw ni na Ping, Simon at Yap. Sila daw kasi ang mga susi ng tagumpay ng Grand Slam ng San Miguel Coffee. Pero nagsialisa na sila, biglang humina ang bilang ng title ng Pure Fist franchise at hindi na nila nakukuha ang kampyonato gaya nung nakagawian. Ibang-iba doon sa kapanahunan ng Big 3 na ito dahil halos sa 6 na conference, sila yung laging dominant. Tsaka ang San Miguel noon, going small ball din. Pero bakit nakuha pa nilang Grand Slam? Dahil magandang kombinasyon ng mga players at ng mismong coaching ni Coach Tim. Ito nga siguro ang dahilan kaya binuwag ni Boss ang San Miguel. Simula din noon, nahumina ang Pure Reds franchise, doon na nagsimulang maging dominant ng San Miguel, Ginebra, pero at least naka-Grand Slam na sila. Ang San Miguel franchise ang pinakahuling franchise na nakakuha ng Grand Slam. Pero anong nangyayari ngayon? Ano kayang magagawa ng former player na si Simon para mas mapagganda ang takbo ng Magnolia ngayon?